Walang pasyente, patay ang mga makina, at tahimik ngayon ang outpatient hemodialysis center ng NKTI. Ito'y matapos magreklamo ng chills o panlalamig at pangangatog ang mga pasyente habang sila ay dinadialysis. Isa na rito si Anna. First time daw itong nangyari sa kanya sa dalawang taong pagdadialysis niya sa NKTI. Kung nag-chill na ako, talagang nangangatog na ako. Sabi ko, sobra na to, parang iba na to. Ang masaklap, nagbayad pa siya ng 2,500 pesos para magpa-blood culture para makita kung may impeksyon. Ayaw nila i-check yung dugo hanggat hindi ka nagbabayad. Ayon sa NKTI, nag-umpisa ang panlalamig ng ilang pasyente Miyerkules nung isang linggo. Nagkagulo tuloy dahil kinailangang ilipat ang mga pasyente sa ibang dialysis center, pero sa NKTI pa rin daw sila magbabayad. Sinugod pa nga ng ilang galit na pasyente kahapon ang NKTI Medical Director na si Dr. Dante Dator. Pero ngayon, mas maayos na ang sitwasyon ng paglipat sa mga pasyente. Hindi naman daw lahat ng pasyente ay nagreklamo. Ayon sa NKTI, sa 300, 40 lang ang nakaranas ng panlalamig o chills. Sa kabila nito, pinatigil pa rin nila ang operasyon ng pasilidad. Si Marilyn, wala naman daw naramdaman nang magpa-dialysis siya noong Huwebes. Wala akong naramdaman, okay ako. Hindi pa makumpirma ng NKTI kung anong nangyari. Iniimbestigahan pa raw ito dahil maraming pwedeng dahilan. Tulad ng allergic reaction, water source, water treatment, dialyzer reuse at iba pa. You can get chills if the water treatment has some problems. So because of that, it's iniimbestigate or ini-evaluate namin each of the processes na nagaganap dito sa hemodialysis. Sa ngayon, minomonitor ng NKTI ang mga apektadong pasyente at sila na raw bahala sa mga gastos. If it's found that there is a bacteria, then they will be treated. Gagamutin po natin sila. Dalawang linggong sarado ang hemodialysis center ng NKTI habang nililinis at dinidisinfect ang mga gamit. Baka sa susunod na Biyernes pa raw ito magbubukas. Pero hindi maalis ang pangamba sa mga apektadong pasyente kung may masamang epekto sa kanilang kalusugan ang nangyari sa NKTI. Umaasa silang malalaman din ang tunay na dahilan ng insidente. Nina Corpus, ABS-CBN News.